Sari, good afternoon po. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Charmaine Javier. Today is Saturday, April 16, 2022. And for today's vlog po, mga kasari, ito po ay parang pinaka part 2 na nang vlog ko about doon sa katas ng aking sari-sari store at katas ng aking pagbablog. Meron po kasi doon sa part 1 na hindi ko nabanggit na naging katas nga ng aking pagbablog at aking pagtitinda sa araw-araw, which is yung katas nga ng sari-sari store. So, medyo madami-dami pa pala kung hindi na isama mga kasari at nailista ko to dito sa aking maliit na papel. Pero itong vlog na to guys is hindi to sa pagmamayabang but to inspire other small YouTuber or ayun nga na natitindahan din. Ayan, di ko siya ma-explain ng ayos. Basta ito guys, itong video na to ay hindi sa pagmamayabang ko lamang but to inspire other people na nagbablog habang natitinda. So, maraming makakapanood dito ng mga kasari natin dyan. Sana ma-inspire kayo dito sa mga babanggitin ko. Ito guys, para sa akin ay malaki na ang impact nito sa akin, itong mga napundar ko na to kasi ito ay parang pinaka bunga ng aking pagtsatsaga, pagsisipag sa araw-araw ko dito sa aking tindahan, sa araw-araw na pagtitinda ko at araw-araw na pagyayaw-yaw. So mag-start na tayo guys. Yun palang part 1 guys, 2 weeks ago ko siya na vlog. So ngayon lang ulit na ulit yung part 2 naman kasi wala na ako ibang maiisip na content mga kasari. 811 na yata yung videos ko dito sa aking YouTube channel at buti na lang biglang pumasok to sa aking utak na magkaroon ng part 2 sa katas ng aking sari-sari store at katas ng aking pagbablog. So ayan guys, mag-start na tayo. Ang dami ko pang dada. Napakadaldal ko talaga mga kasari. Padaanin muna natin yung motor. May dumaan ulit guys. Ang number 1 dito sa listahan mga kasari is pintuan. So marahil hindi ko pa to naisama sa part 1 kasi kanina pinanood ko yung part 1, yung mga sinabi ko doon na naipundar ko. Pintuan dito guys ng bahay po namin. Ito po ay katas ng sari-sari store. Itong pintuan dito na naipakita ko na rin sa mga last vlog ko, mga nakaraang vlog ko mga kasari, kung napanood nyo po yun, yun po yung katas ng ating sari-sari store. Yung pinambayad ko kasi dito guys, nung una inutang ko lang kay mother kasi wala pa akong cash nung time na yon nung dumating to. Tapos unti-unti ko na lang siyang hinulugan kay mother. Tapos kinuha ko lang kung saan-saan, pera ng alak, pera ng sari-sari store, hanggang sa mabuo ko yung 3,000 pesos. Kasi 3,000 pesos guys yung halaga nito, nitong pintuan na to. Ito po ay second hand. Bali, binaklas lang siya sa isang subdivision tapos ako yung nakabili. Tapos ni-repair na lang guys kasi sobrang laki ng pintuan. So one second naman po mga kasari na napundar ko is eto, parang ito yung kauna-unahan guys na napundar ko eh. Yung kisame ng kwarto ko at pintura ng kwarto ko. So eto guys, kisame ng kwarto at pintura ng kwarto. Yung pinakauna kong kwarto guys. Eto, napundar ko to, nandun pa lang yung store ko sa tabing kalsada. Ang store ko guys noon ay hindi pa konkreto. Talagang ano pa siya eh, plywood pa mga kasari tapos kahoy. Yun pa lang yung aking store dito sa tabing kalsada. Napundar ko to nung time na yon. Itong aking kisame ng kwarto at pintura ng kwarto. So sobrang happy ko noon mga kasari kasi ganun pala, makakaipon pala talaga kapag may tindahan ka. Hindi mo pwedeng ilang lang lang. Yung, di ba ganun guys, minsan yung iba, nilalang yung sari-sari store. Talagang kapag nagtsaga ka, nagsipag ka, talagang makakaipon ka sa iyong pagtitinda sa araw-araw. And ang third naman guys, yung lababo po. Itong lababo ay katas to ng aking pagbablog. Yung lababo guys namin dito, nai-vlog ko na rin yon, naipakita ko na rin po yun sa inyo kung napanood nyo po yung lababo po namin. Ayan. Yun ay naging katas din ng ano, unti-unti lang kasi ako guys nagpapagawa kasi alam nyo naman hindi natin kaya ang biglaan na pagpapagawa kasi kailangan no ng cash na malaki. Kapag nagkakapera, yun, dun ako nagpapagawa mga kasari at nakakaipon. Tapos kapag naipon yun lahat,
yung ipon natin at medyo malaki-laki na, nasa 10K or 8,000, tsaka doon lang ako nagpapagawa. Alam niyo naman ngayon mga kasari, ang mahal na ng mga materials ngayon sa hardware. Wala nang mura talaga. So akala ko may bibili. Ang pang-fourth naman guys, ito hindi ko din to na-share sa part 1 ng aking pagbablog, yung lamesa at upuan. Rattan ata ang tawag doon sa klase ng lamesa at upuan namin dito sa loob ng bahay. Nasa sala siya ngayon, nasa tapat ng TV. Apat na upuan at isang lamesa. So partner po yun mga kasari. Kulay brown. So parang hindi ko yata siya at all napakita sa vlog. So siguro next vlog ipapakita ko sa inyo mga kasari. Ito ay katas ng sari-sari store. Kasi guys, ito yung kwento noon mga kasari. May naglalako kasi guys na isang lalaki, talagang takaw pansin siya kasi binigay niya na sa murang halaga. 1.6 ko yata siya nakuha mga kasari. Tapos, tinatanong ko kung matibay, ang ginawa ng lalaki guys, tinalunan niya yung lamesa. Ibabaw ng lamesa, talagang nagtatatalon yung lalaki. And yung lalaki medyo chubby pa. So, napatunayan niya sa akin na matibay yung lamesang yun. Kaya, na-enganyo din ako na bumili kasi nung time na yon nag-uunti-unti na talaga kami ng mga gamit namin sa soon na magiging bahay namin. Kaya ayun, gamit na namin siya mga kasari. So yun yung pang-port na naipundar ko sa sari-sari store at katas din ng aking pagbablog po mga kasari. At ang panglima naman ay electric pan. Yung electric pan guys, minabanggit ako sa part 1 na electric pan, pero meron pa kaming isang electric pan na pundar ko din. So, ayun po mga kasari, ako ay nagbabalik. Meron lang pong bumili at pinakyaw yung aking mga chichirya. Tingnan nyo guys, oh, bungi-bungi agad. Kanina puno pa yan at meron pang nalaglag na pilaw sabang hinihila ko yung mga chichirya. Nakaisang malaking plastic bag sila ng chichirya. So, nandito na tayo sa panglima, which is yung electric pan po mga kasari. Yung una pong naipundar ko na electric pan, katas yata siya ng aking pagbablog, if hindi ako nagkakamali. So, yung electric pan na yun, mura lang naman yun mga kasari, nasa 800 plus. Nung panahon na binili ko yun, talagang ilang araw kami, 1 week yata kami nagtiis sa init sa kwarto. Kasi alam niyo naman guys, kapag may kisame, kulob ang kwarto. Talagang nagtiis kami ng ano kasi nung panahon na yon wala pa kami talagang budget noon para pambili ng electric pan. Eh nasira yung electric pan namin na una. Tapos ayun guys, nagtiis kami ng 1 week. Tapos hanggang sa nakabili kami ng electric pan na medyo stand pan siya. Stand pan by maliit lang siya mga kasari na ganun. Tapos yung umiikot na ganun yung electric pan. So 800 plus po yun yung bili ko doon. Tapos yung last naman po mga kasari is itong drawer. Ito guys, itong drawer na to, bali limang hilahan siya, so nabili ko po yan sa handyman, yan sa handyman ko po yata yan nabili, worth 1,000 pesos, ayan, napundar po din yan ng pagbablog ko yata mga kasari, dalawa na lang naman yung pagpipilian ko, sari-sari store at pagbablog, nabili ko yan. Nakakabili lang naman po ako mga kasari ng mga kagamitan. Ayan, pag hindi katas ng pagbablog, katas ng sari-sari store. Kasi yun lang naman yung pinaka main source of income namin sa ngayon po mga kasari. Itong aking sari-sari store at the same time yung aking pagbablog po. So yan lang mga kasari. Kanina nag-iisip pa ako kung ano may dadagdag ko. Siguro next time na lang kapag may naisip ulit ako. Medyo ano kasi ako kanina eh, ngarag. Kasi napakadami pa rin bumibili ngayon mga kasari ngayon Sabado. Tulad nung kanina, kaya na-stop ako sa pagbablog. Ang daming biniling chichirya. Marami pa rin talaga nag-outing ngayon. Sa katunayan, hindi ako sumama. Hindi ako nagsara ng sari-sari store. So, nag-iilob yung family ko guys. Yung stepfather ko, yung kapatid ko, yung pamangkin ko. At meron pang ibang kasama ng mga kapitbahay. Kakaalis lang nila actually bago ako magsimulang mag-vlog. So nag-ilog po sila, hindi ako sumama. Kasi nanghihinayang ako guys sa kikitain ko ngayong araw na to kapag ako ay nag-close ng aking sari-sari store. So ayan po mga kasari, again, itong video na to is hindi po to brag other people but to inspire other people, small YouTuber at yung mga nagtitinda rin katulad ko, sari-sari store owner na
kapag nagsipag po tayo at nagtiyaga sa araw-araw nating pagtitinda, hindi malabo na mabili din natin yung mga gusto nating bilhin soon or someday. So, ayun po mga kasari, sana nagustuhan niyo po itong video na ito. At kung nagustuhan niyo po, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa next video ko. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!